Hello mga kaswak! So tapos na ako magbayad ng aking amilyar this 2024. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung step-by-step guide, kung saan pupunta at kung magkano yung binayaran ko ngayong 2024 at kung bakit lumaki yung aking amilyar compared from year 2020 nung una ako nagbayad. Andito yung video na yon. Tapos ngayong 2024 or nag-start yung last year 2023, medyo lumaki yung aking binayaran at kung bakit, ko ano yung reason para alam nyo rin. So make sure to like and subscribe mga kaswak para sa magandang klaseng video, okay? So tara, samahan nyo ako. So, tapos na tayo magbayad mga kaswak, no? Bali, ang bahay pala or binayaran ko is 50 square meters na lote at 69.6 square meters na bahay up and down. So, para sa 50 square meters na lote, ang binayaran ko ay 854.96 pesos. Dahil meron din tayong discount dahil nagbayad tayo ng mas maaga ng 95.04 pesos. Yun yung sa lote. Tapos, dito naman sa bahay, ang binayaran ko ay 2,363.36. Naka-discount din ako ng 262.64 pesos. So, bali, total na discount ko ay 357.68 para dun sa lote at sa bahay. Kaya, nag-total na lang ako ng 3,218.32. Now, mga kaswak, ito sinasabi ko, na parang tumaas yung aking binayaran. Actually, nag-start to, itong binayaran ko na 3,218 para sa lote at sa bahay last year pa, 2023. Hindi lang nakagawa ng video. Pero ang reason nun is nagkaroon ng reassessment ang bayan ng binyan. So, ang reassessment ay ginagawa ng mga city or munisipyo. It's up to them kung kailan, usually 5 years. Depende, para i-check kung yung property ay una, tumaas ang value ng lote. Pangalawa, may mga changes sa bahay, mga renovations and improvements. So kapag ka, let's say, ang bahay mo ay yung dating simpleng up and down, tapos nag-extend ka ng bubong sa garahe or nag-extend ka ng balcony, malaking possibility na sa next assessment nila, mas malaki na yung babayaran mo sa bahay. Sa ngayon, noong late 2022, nagkaroon sila ng assessment. May pumunta dito galing sa City Hall ng Binyan. So, after nung assessment ng taga City Hall dito sa aming bahay, nagkaroon na ng changes doon sa binayaran namin noong year 2023. Bali, noong year 2023, ang binayaran na namin ay... yun na, 3,218 na nga. Same lang nung binayaran namin ngayong taon. Ang tumaas actually is yung sa lote. So lumaki yung binayaran naming amilyar sa lote. 854.96 yung binayaran namin. Ano na yun, less na yun yung discount nun. Comparing sa year 2022, nang binayaran lang namin ay 270 pesos. Imagine ganong kalaki yung tinaas niya from 270 pesos nung 2022, nung 2023 up until now 2024, 854 pesos na yung aming binayaran sa amilyar ng lote. Kasi nanatili yung amilyar ng bahay na 69.6 square meters, nagstay siya ng 2,363. So parehong-pareho.
ang in-stay. So nga pala, kapag ka may nag-assess sa inyo, make sure na makukuha ninyo yung mga documents na to. So pag nagkaroon ng reassessment, dapat may ibigay sa inyo yung city government na tax declaration of real property form at yung notice of assessment. So ilalagay ko sa dito sa video na to. Tapos yung notice of assessment ay ganito. So itong dalawang to na sinabi ko sa inyo, hindi naman ito hihingiin kapag magbabayad kayo ng 1 milyar, pero mahalaga na meron kayo nito. Kasi dito naka-indicate kung gaano nagkaroon ng changes sa market value and assessment level ng inyong property. So ito yung sa lote. Ang nakalagay dito is residential, 50 square meters. Ang market value right now dito sa Binyan, sa area namin sa Santo Tomas ay 475,000 pesos. Ang assessment level ay 10%, so ang assessed value niya is 47,500. From that 47,500, doon magbabase yung sisingilin sa inyo na 1 milyar. Okay? Then for the bahay naman na 69.6, nagstay yung market value na 525,204.50 dahil wala namang major changes dito sa bahay na ginawa namin since nung siguro nung una nilang i-check or chinek. So meron itong assessed value na 131,301.13 dahil nagkaroon ito ng assessment level na 25%. Okay? So basically, ang bottom line is tumaas ang value ng lote since nakuha namin ito noong 2020. Market value to, iba ito sa selling value. Kasi baka sabihin nyo sobrang baba naman. Pero iba kasi ang selling value sa pinaka market value. So 50 square meters lang, kaya tumaas yung aming binayaran sa amin yan. So more likely, tataas din sa inyo kapag ka nagkaroon ng reassessment. Depende na lang yun sa inyong city government kung kailan nila gagawin. Kaya ang suggestion sa inyo, make sure ninyo na updated kayo sa inyong 1 milyar. Kasi pag nagpatong-patong na yan, merong mas malaking pang penalty, lalo pag tumaas na, nagkaroon ng reassessment. So that's it mga kaswak, no? Sana naging sana nakatulong itong video na to para sa guide ninyo sa pagbabayad ng 1 milyar this 2024. So make sure to like and subscribe. See you next time mga kaswak. Bye-bye.